Dear Lady Love TV. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Billionaire's Rivalry for the Baby, tunghayan na po natin ang ikasiyam na bahagi. Narinig ni Anton, tila siramplakang paulit-ulit iyon sa kanyang diwa. Please Dino, ilayo mo kami kay Anton. Napakuyom siya ng kanyang kamao. Nag-iigting ang kanyang panga. Tumalim din ang kanyang mga mata. At ang matalim na titig na iyon ni Anton ang unang bumungad kay Amelie pagkapasok niya ng kanyang silid. Pinanlamigan siya ng katawan. Otomatikong nabitawan niya ang hawak niyang teddy bear at chocolate. Napaatras siya at tarantang tinungo ang pinto ang kanyang pinasukan. Ngunit bago pa siya makalabas ay sumarado na iyon. Sinusubukan niyang hilahin iyon ngunit hindi niya na mabuksan. Lalo tuloy lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nang lingunin niya si Anton ay kitang-kita niya ang paglapit ng lalaki. Tila is itong mabangis na leon na anumang oras ay lalapain siya. Ano ba? Matinis siyang napatili nang masukol siya ni Anton. Halos ibauna niya ang sarili sa dingding nang itukod ng lalaki ang kamay nito sa pader. Dahil gahibla na lamang ang layo nito sa kamay, ay amoy na amoy ang pabango nitong swabe sa pang-amoy. Kandalunok siya ng mariin na napatitig ito sa kanya. Hindi niya maitatangging malakas ang dating ng lalaki, ngunit mas nangingibabaw lamang ang galit niya kaysa sa paghanga. I just can't understand, what are you afraid of? Napatiimbagang naman ang babae dahil sa tinura nito. Tinatanong mo yan? Nakalimutan mo na ba ang ginawa mong kababuyan? Nararamdaman niya ang pag-aho ng galit sa kanyang dibdib. It's just one night mistake, Amelie. Kumuyom ang kamao nitong nakatukod sa bader. Kitang-kita rin ng dalaga ang pag-igting ng panga nito. One big mistake. Sinira mong buhay. Usang napatigil si Amelie sa sasabihin niya na maalala niya si Jairo. Alam niya sa sarili niyang hindi nasira ang buhay niya sa pagdating ng kanyang anak. What? Continue what you're about to say. You raped me. Hindi niya na napigil ang pagtulo ng kanyang luha dahil sa labis na pagpipigil sa kanyang galit. It's already 4 years ago. Why can't you just forgive me? Let's start a new life for our son. Ayoko, hindi kita kayang patawarin. Galit na galit ako sa'yo. I despise you. Kitang-kita ang paglitaw ng litid nito sa maputi at makinis itong leeg. Then, I'll give you time until you forgive me. You don't need to stay away from me. Puno ng hinanakit ang mata nitong nakatitig sa dalaga. Ngayon pa man, hindi nito nabawasan ang pagpupuyos ng damdamin ng babae. Ayoko sa'yo. Aalis kami ni Jairo. Tinulak niya ito. Nagtagumpay na naman siyang makalayo sa kanya. You are in my territory. Dumagundong ang sigaw nito sa loob ng silid. You can't run away from me, Amelie. Napalunok na lamang si Amelie na makita ang matalim nitong tingin at ang pagtatangis ng ngipin nito. Anong gagawin mo? Hindi na naiwasan ni Amelie ang mataranta. Nang makita niya na humakbang ito palapit sa kanya, sinusubukan niyang umatras upang tumakas. Subalit nakakadalawang hakbang pa lamang siya ay nahulanin nito ang kanyang bewang. Bago pa siya makahuma ay nagawa na siyang isampay nito sa kanyang balikat. Ibaba mo ako. Pinagbabayo niya ang likod ng lalaki. Ngunit napasinghap siya nang ibagsak siya nito sa malambot na kama. Bago pa siya makatayo ay nakaupo na sa kanyang hita si Anton. Ano pinaplano mo? Pinaninindigan siya ng balahibo na makita niyang hinubad nito ang kanyang t-shirt. Noon niya napatunayan kung gaano katikas ang katawan nito. Matipuno ang dibdib nito may ilang balahibo. Tila inukit ang 8 mapipintog na abs nito. Gayunpaman, hindi na iyon napagtuunan ng pansin ni Amelie dahil sa labis na takot. Anong gagawin mo? Hindi naman umimik ang lalaki. Mabilis nitong hinuli ang kanyang kamay. Hayop ka, anong balak mong gawin? Lalo siyang napatili. Tila eksperto itong mabilis na naitali ang kanyang mga kamay sa headboard ng kama. You will stay there until you will not understand whom you belong with. I hate you, Anton. Kakawalan mo ako. Nagpupumigla siya sa pagbabaka sakaling makawala siya. Ngunit hindi niya sinasadya, inalihis ang suot niya na nightgown nito.
Lumantad ang makinis at maputi nitong mga binti. Hindi yun nakaligtas sa paningin ng lalaki. Napalunok sa putahing nasa ibabaw ng kanyang kama. Nag-init ang kanyang pakiramdam, lalo pa at lantad din ang red lacy underwear ng babae. Ganun ang epekto ng babae sa kanya. Sa dalawang beses na binihisan niya ito, ay labis na ang self-control na kanyang ginawa. Hindi rin nakaligtas sa paningin ni Amelie ang paninitig ni Anton sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Ano, may pinaplano ka na naman ba? Hayop kang rapist ka. Matinis na sigaw nito sa kanya. Tila naman napanting ang pandinig ni Anton sa narinig. Tinawid nito ang kanilang distansya at muling umupo sa kandungan ng babae. Bumukas ang bibig nito upang umalma, ngunit bago pa may lumabas na salita roon, ay sinakop na nito ang kanyang labi. Pinipilit niyang kumawala, ngunit tila nang hina ang kalamnan niya nang maramdaman niya ang paggapang ng mainit na haplos ni Anton sa kanyang bewang. Mainit at tila nakakapaso ang pagdikit nito sa kanyang balat. Napaungol siya nang maramdaman niya ang pagpisil ni Anton sa kanyang naumbok na dibdib. Tila lalo siyang nanghina nang maramdaman nito ang pagbaba ng halik niya sa kanyang leeg. Tila biglang tinangay ang kanyang katinuan dahil sa sensasyong nadama. Ngunit ang pagkalunod niya sa pagnanasang nabuhay sa kanyang dugo at tila naglaho nang marinig niya ang tunog ng pagpunit ng kanyang damit. Nang dumako ang halik ng lalaki sa kanyang malusog na dibdib, ay tila si Ramplak na nagplay sa utak niya ang nangyari 4 years ago. Ang alaala ng paghalik ni Anton na parabang sinasamba ang katawan niya roon. Tila malinaw niya nakita sa isip ang marahas na pag-angkin nito sa kanya noon. Tila naririnig pa niya ang pag-ungol nito na nagpahindik sa kanya. Nahikbi na lamang si Amelie sa pagbalik ng bangungot na matagal na niyang ibinaon sa limot. Natigilan naman si Anton nang marinig niya ang hikbi ng babae. Na mag-angat siya ng tingin, ay kitang-kita niya ang pagdaloy ng masaganang luha sa pisngi ng babae. Fuck! Tila bigla siyang natauhan. Mabilis niyang kinalas ang pagkakagapos ng kamay nito. Gusto niyang suntukin ang sarili na makita niya ang pamumula ng pupulsuhan nito. I'm sorry, ngunit hindi umimik ang babae sa halip ay patalikod na tumagilid ito ng higa at umiyak na niyakap ang hubad na sarili. Napasabunot na lamang ng buhok si Anton bago siya kumilos upang kunin ang kumot at kumuta ng babae. Ilang sandali niyang tinitigan si Amelie bago siya nagdesisyong umupo sa gilid ng kama. Tinangka niyang hawakan ang balikat nito, subalit umatras ang tapang niya na makita niya ang pagyugyog ng balikat nito. Aniya, hindi pa siya nagpapatawad nito, ngunit nakagawa na naman siya ng kasalanan. Amelie. Hindi nakaligtas sa pandinig ni Amelie ang mababantinig ni Anton. Naiinis siya, hindi lamang sa lalaki kundi maging sa kanyang sarili. Naiinis siya dahil nagustuhan ng katawan niya ang paghaplos nito. Aniya, kung hindi lamang bumalik sa isip niya ang pagnanasa nito noon, ay baka tuluyan na siyang bumigay. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng pandidiri sa sarili. Sa ayaw at sa gusto mo, aalis kami ni Jairo. Namumula ang mata nitong bumaling kay Anton. Masasalamin roon ang labis na galit. Hindi ako papayag na lumaki ang anak ko sa poder ng rapist na gaya mo. Mariing saad niya. Napakuyam ang kamao ni Anton. Ang kaninang maamo niyang mata ay muling tumalim. Aniya sa sarili, hindi siya papayag. Nakahanda siyang pairalin ang karahasan, huwag lamang siya nitong iwan. Tuluyang naglaho ang emosyon sa kanyang mga mata at unti-unting umarko ang gilid ng kanyang labi. Let's just see kung magagawa mong umalis. Automatikong napalingon si Amelie sa pintuan nang bumukas iyon. Mula roon ay pumasok ang isang katulong. Mahihinuha iyon sa suot niyang kulay dark blue na uniforming pangkatulong. Nasa 5'' lamang ang tangkad nito, ngunit may kalakihan ang pangangatawan nito. Medyo may kalakihan ang hugis sa almond ng mata nito. Natural na manipis ang kilay at hindi maayos ang arko. Hindi katangusan ang ilong nito na tulad ng tipikal na Pinoy. Maamo ang bukas ng kanyang mukha. Larawan ito ng simple at mabait na ginang. Walang emosyong bumalik ang tingin ng dalaga sa dingding ng silid matapos ang panandali ang pagsusuri ng tingin sa babae. Aware naman siyang 5 beses na sa isang araw kung pumasok ang katulong upang bigyan siya ng makakain. Ngunit umaasa pa rin siyang sa pagbukas ng pinto ay ang kanyang anak na ang papasok. Labis-labis na siyang nananabik na makita ito. At habang nadadagdagan ng araw ay hindi niya ito nasisilayan ay tila lalo siyang nanghihina. Aniya, ikamamatay niya kapag tuluyang nawala sa kanya ang mahal niyang anak. Marahan namang inilapag ng katulong ang pagkain sa ibabaw ng mesa. Matapos iyon ay bumaling siya kay Amelie na nakaupo sa kama habang tulalang nakapukol ang tingin sa dingding. Hindi na ito katulad noong unang araw na panay ang kalampag niya sa pinto
at sinisigaw na palabasin siya ng silid. Hindi niya tuloy maiwasang makaramdam ng awa para sa babae. Sa mahigit isang linggong hinahatiran niya ito ng pagkain, ay kapansin-pansin ang katamlayan nito. Halos hindi rin ito ginagalaw mga pagkain dinala niya. Aniya sa sarili, kung wala lang siguro ang dalawang armadong bantay sa labas ng pinto, ay baka nagtangka na itong tumakas. Nakahanda na po ang hapunan ninyo, lady. Nanatili itong walang imik, ni hindi nito tinapunan ng tingin ng katulong. May gusto ka bang iutos, Lady Emily? Noon siya bumaling ng tingin sa katulong. Kapansin-pansin ang pumumugto ng mga singkit na mata nito. Gayunpaman, ay hindi pa rin maikakaila ang kagandahang taglay nito kahit magulo ang nakalugay nitong buhok na hanggang siko ang haba. Suot-suot pa rin ito ang bestidang kulay lila na suot pa niya kahapon. Gusto kong lumabas. Natigilan naman ang katulong. Ramdam naman niyang iyon ang gusto ng babae, ngunit hindi niya inaasahan na isa sa tinig niya iyon. Sa lumipas kasing mga araw ay tila ba hindi siya nito nakikita at naririnig. Gusto kong makita ang anak ko. Mahinang saad niya. Nanubig ang mga mata nito at tila ba anumang oras ay maluluha ito. Pero lady, miss na miss ko ng anak ko. Saad niya bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin. Binigyan na lamang ng katulong ng tinging nakakasimpatya si Emily. Tulungan mo ako makalabas dito. Puno ng pagsisumamo ang mga mata nito. Lady, tumayo sa pagkakaupo si Emily at mabilis na lumapit sa kanya. Kaagad din itong hinuli ang mga kamay ng katulong. Tulungan mo ako please. Kitang-kita nito ang pagtulo ng kanyang luha. Nasa ganun silang ayos na bumukas ang pinto. Parehong naagaw nito ang kanilang atensyon. Hindi nagawang alisin ni Emily ang tingin niya roon na makita kung sino ang pumasok. Tila ba tumigil ang ikot ng mundo sa presensya nito. Hindi na rin nagawang magsalita ng katulong. Nang masino niya kung sino nagbukas, ay kaagad itong nagbawi ng kamay mula sa pagkakahawak kay Emily. Hindi naman siya napigilan nito dahil nanatili ang atensyon niya sa pumasok. Sinamantala niya iyon ng katulong. Umatras siya palayo sa kanyang babaeng amo. Nang ilang hakbang na lamang ang distansya nila ng dalaga, ay bumaling si Anton sa katulong. Marahan itong ipinilig ang ulo at saka makahulugan tumingin sa pinto. Nakuha naman ang katulong ibig sabihin. Agad itong humakbang palabas ng silid. Nang tulo niyang makaalis ng katulong ay bumalik ang tingin nito kay Emily. Nagsalubong ang kanilang mga titig. Hindi naman namamari ni Emily kung ano ang kanyang mararamdaman. Tila may nagiba sa itsura ni Anton. Tila lumiwanag ang mukha nito. Aniya sa sarili, siguro ay dahil sa bagong ahit at wala na ang maliit nitong mga bigote. O marahil dahil nakasuot ito ng kulay puting polo o maaari rin na nibago lamang siya sa nakita ulit sa lalaki. Muli kasing nagkaroon sila ng komprotasyon matapos siyang igapo sa kama ay galit itong umalis ng silid. Kinabukasan ay hindi na siya nakalabas sa kwartong iyon. Mula rin noon ay hindi na niya nakita si Jairo at kahit anino ni Anton. Lalong nadagdaga noon ang pagkamuhi niya sa lalaki nang sabihin ng katulong na ipinagbabawal na palabasin siya sa loob ng kwartong kanyang tinutuluyan. Ngunit ngayong nasa harap niya na ito, ay tila ba nawalan siya ng lakas ng loob na pagsalita nito ng masama. Plinano niya noon na sasampalin na tatadyakan niya ito sa oras na makita ulit. Ngayon na nasa harapan na niya ito, ay tila ba wala na siyang lakas. Marahil dahil sa ideyang walang maitutulong ang kanyang pagtatapang-tapangan. I hope you learned your lesson now. Mahinahon ngunit walang emosyon tura nito. Mariing napapikit si Emily bago marahan tumango. I wanna hear it. Napakuyam siya ng kamao. Nilunok niya ang bara sa kanyang lalamunan at tinipon ang kanyang pagtitimpi. Hindi na kami aalis. Mahina niyang saad. Labag iyon sa kalooban niya ngunit aniya sa sarili ay walang mangyayari kung hindi siya magpapakumbaba. Lalo siyang mahihirapan kapag nang matigas pa siya. Kinalikuran din siya nito matapos sabihin iyon na makaalis ang lalaki ay mabigat ang hakbang ni Emily na tinungo ang banyo upang maligo. Makalipas ang ilang kulang-kulang 30 minutos ay natapos din siyang magbihis. Napili niyang isuot ang isang kulay beige na puff sleeve dress na abot hanggang tuhod ang haba. Kulay beige din na napili niyang pansapin sa paa. Matapos siyang makapagpahid ng lotion ay lumabas na siya ng silid. Hindi siya nagpahid ng kahit anong kolorete sa katawan o sa mukha. Gayunpaman, ay nag-uumapaw pa rin ang natural niyang ganda kahit maputla siya at mas malaki ang mga eye bags niya kaysa sa dati. Nang makarating siya sa dining area, ay nabungaran niya agad si Anton. Walang emosyon ng kulay kayumanggi nitong mga mata na sinuri ang kanyang kabuuan. Binawi lamang ng babae ang tingin
Nang marinig niya ang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran, nang lingunin niya iyon, ay hindi niya na napigilan pa ang pagtulo ng kanyang luha. "Mama?" Kaagad na tinawid ng bata ang distansya nila. Kaagad naman siyang umupo upang magbantay sila at mayakap ang anak. Humigpit ang yakap niya sa bata kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. "Bakit ka po umiiyak, Mama?" Kumawala siya sa pagkakayakap sa kanya at tinitigan ang luha ang pisngi niya. "Namiss kasi kita na sobra, baby." Pinilit ngumiti ni Amelie. Hindi naman umimik ang bata, nanatili itong nakatitig sa kanyang mukha. Pinunas niya ang kanyang luha. Ayaw niya nakikita iyon ng kanyang anak. "Bakit wala kang sagot?" "Sabi ko, namiss kita. Hindi mo ba nabis si Mama?" "Namiss po." Umalukip-kip ito. Pagkatapos ay muli siya nagsalita. "Ikaw po kasi, Mama, eh. Kapag po pinupuntahan ka namin ni Papa, tulog ka na po. Pinuntahan mo ako?" "Opo, kaso lagi ka pong tulog." Bago muling makaimik si Amelie, ay natigil siya dahil sa malakas sa pagtawag sa pangalan ni Anton. "Uncle, ilabas mo si Amelie. Ilabas mo mag-ina ko." Tila wala sa sariling napatayo si Amelie. Kilala niya ang boses na iyon. Boses iyon ni Lino. "Hindi po kayo pwedeng pumasok dito, Young Master." Narinig niya ang saad ng isang katulong. Kitang-kita rin niya na hinarangan ng dalawang lalaki si Dino upang huwag tuluyang makalapit sa kanila. "Naya, bring Hero to his room." Mahinahong tura ni Anton sa isang katulong na naroon. Noon natuluyan na kumpirma ni Amelie na lahat ng kasambahay sa bahay na ito ay tinatawag niyang Naya. Lumapit din siya kay Hero. Iniluhod din ito ang isa niyang tuhod upang magpantay silang dalawa. "Baby, please follow Naya. I'll just talk to your cousin." Tila hinipnotismo namang tumango ang bata. Nang lumapit ang katulong at hinawakan ang kamay nito at marahan siyang hilahin ay walang reklamo itong sumunod. Kaagad rin tumango si Anton. Pagkatapos ay humakbang ito paharap. Pumesto ito sa harap ni Amelie na parabang binabakura niya ang babae. "Here's the DNA test result, Uncle. Mas mahinaho na ito kumpara kanina. Ngunit tila nagbabaga ang kayumanggi nitong mga mata na nakatingin sa kanyang tiyuhin. That's fake." Puno ng kasiguruhang saad ni Anton. Sandali lang nitong tinitigan ang papel ngunit hindi siya nag-abalang tanggapin iyon. "You should see it, Uncle. Be fair to me. Meron din akong katibayan na anak ko si Hero." Para namang hinaplos ang puso ni Amelie sa nakitang sinseridad kay Dino. Kabaligtara naman iyon ng kay Anton na nanatiling walang kaimu-emosyon habang nakatingin sa kanyang pamangkin. "Malinaw ang resulta, Uncle. It's positive. Anak ko si Hero." "That's fake. Don't fool me, Dino. Huwag mo kaming paikutin." Mariing saad nito. Kitang-kita ang pag-igting ng kanyang panga. "Ikaw ang tumigil sa pagpapaikot sa buhay namin, Uncle. Maayos kami pero bigla kang dumating at ginuloan lahat." Nakipagtagisan ng tingin si Dino sa kanyang tiyuhin. "Ibigay mo kung anong akin, Uncle." Natawa naman na mapakla ang kanyang tiyuhin. "Yours?" Binigyan niya ito ng nang-uuyam na tingin. "From the very beginning, Dino, Destiny already said, Amel is mine. She's meant for me." Napalunok naman si Amelie sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa takbo ng usapan ng dalawa. Aniya sa sarili, napakahaba naman yata ng hair niya. "When Amel and I met, nagkataon lang na nandun ka. But you start believing that you and my heroine are meant for each other." Napaawang ang labi ng dalaga sa narinig. Nagsisimula na siyang maguluhan. "Wake up from your fantasies, Dino. Keep in your mind that Amel is mine from the very beginning." Napakuyom ng kamao si Dino. Lalong nagtagis ang kanyang bagang. "Hindi totoo yan, Uncle. Hindi mo sana makikilala si Amelie kung di kita niyaya noon. Anong pinagsasabi mo dyan?" Sabat ng babae. Hindi niya napigilan sarili dahil sa curiosidad. "Para na akong tanga dito na walang kaalam-alam. Ano ba yung from the very beginning keme na yan?" Lumingon sa kanya si Anton bago muling tumingin kay Dino. "Tell her, Dino. Tell her the whole truth." Ano nga ba ang lalabas ng katotohanan sa pagitan nilang tatlo? Yan ang ating aalamin bukas sa pagpapatuloy ng ating kwento. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.